Okay. Bigyan kita ng 2 linggo. Pagkatapos nun, wala ka pa rin ginagawa. Sige. Ikakalat ko sa lahat yung tinatago mo tungkol sa pagkatao mo. Hmm? Tingnan natin. Kung hindi mismong si Eva ang mag-expose sa'yo, hindi mo makikita yung anak mo. Sorry. Akala nyo, matalino kayo? Ako, matalino ko. Mas matalino ako sa inyo. Gawan mo ng paraan yung lolo mo. Ako nang bahala sa kanya. Kilala ko yan. Hindi niya ako magagawang papagsakin. Ako na lang ang meron siya ngayon. Alam ko lahat ng gusto at kahinaan niya. Siguraduhin mo lang, Miguel, dahil kapag nagsalita yan, sira lahat ang plano natin. Ano bang sikreto mo ang alam niya? Bakit ikaw? Ano bang sikreto mo ang alam niya? Wala. Lahat na nakikita mo yun ang totoong ako. Magaling lang magpaikot ng tao yan, lolo mo. Gagawa ng mga kwento, pero wala naman talagang papatunayan. Hey. Let's go. Baboy. Ilan mo lahat yung mga voluntaryo ng simbahan? Ang dami na nila. Simula nung kumalat yung balita na magkapatid sila, mas lalong lumakas yung kapit nila sa mga tao. Magkapatid nga sila, pero hindi naman sila pareho. Anong ibig mo sabihin? Alam naman natin na mas magaling at mas malapit sa tao itong si Mira habang si Joy. Hirap magtiwala sa mga tao sa paligid niya, lalo na sa sarili niya. Ngayon, gamitin natin yung kahinaan na yan ni Joy. Kailangan iparamdam mo sa kanya na hindi sila pareho ni Mira. Kailangan maramdaman niya na mas magaling si Mira sa kanya. Kailangan magkaroon ng lamat yung pagsasama nila hanggang sa maghiwalay sila. Hindi na nila malalaman kung ano nangyari talaga sa nanay nila.